Okay guys, i-open natin yung PixArt application. And then dito sa baba, yung merong color pink and violet na may positive sign, click nyo lang siya para makapag-create kayo ng bagong edit. Scroll nyo lang siya hanggang baba, makikita nyo yung color background. So yung preferred ko na gamitin ngayon is white. Click nyo lang yung white. Ayan. Tapos dito sa baba, may makikita kayong add photo. Ito siya. Pagka-click nyo, dadalin kayo sa gallery kung saan nakasave yung picture na i-edit ninyo. Kunin nyo lang siya, then click yung add. Ayan siya. Tapos dito sa baba, may makikita kayong cutout. Click nyo lang yung cutout, then click nyo yung person. Pag kinlik nyo kasi yung person, mas mapapabilis yung pagkakat nyo ng picture. Hindi nyo na kailangan mag-manual select. Ayan siya. So, para makita nyo yung output niya, pwede nyo i-click tong parang mata na naka-slash. Ayan yung kalalabasan niya if ever na okay na kayo dun sa highlights ng ating PixArt. Ayan siya. So, kung okay na, click nyo lang yung save. Ayan, pagka-cut out ng picture, pupunta tayo sa may effects. Ito sa baba, effects. Tapos hanapin nyo yung magic sa mga choices. So, ito yung magic. Pagka-click nyo ng magic, hanapin nyo yung undead. Undead na filter. Click nyo lang siya ulit para makita nyo yung adjustment ng color. So, gagamitin ko dito is nasa 43. Ayan. Depende yan sa gusto nyong pagka-highlight. After nyo nang makuha yung highlights na gusto nyo, click nyo lang tong tatlong bilog na to, yung parang pyramid. Ayan siya, para mag-balance lang yung color. After ng undead, sa loob pa rin ng magic, hanapin nyo yung badlands. Ito yung badlands. Click nyo lang siya and then adjust nyo ulit yung color niya. Ito, nasa 11 lang yung gagamitin natin. Tapos, click nyo ulit yung tatlong circle na pyramid. Ayan. So, kung okay na sa inyo yung filter, i-check nyo na siya sa may taas. Ngayon, mag-i-insert na tayo ng mga stickers. Yung pang background natin. So, first na i-input nating sticker. Punta muna kayo sa may sticker. Ito siya. Sa discover, magsa-search kayo ng grid. Yung parang may guhit-guhit siya sa likod. Ayan yung mga sample ng grid na pwede nyong gamitin. So, yung ginamit ko kanina, nasa recent na siya. Kukunin ko lang siya sa recently used ko. Ito yung ginamit ko. Ayan. Kung mapapansin nyo, nasa ilalim ng grid yung ating picture, imu-move natin siya sa taas. Click nyo tong katabi ng eraser sa taas, etong box. Then, move down nyo yung grid para aangat yung picture natin. Medyo babaan ko lang ng konti yung ating picture. Ayan. After nyan, lalagyan na natin siya ng color. Punta ulit kayo sa may sticker. And then, sa Discover, search nyo lang yung Glitter Galaxy. Nasa inyo, guys, kung ano yung gusto nyong gamitin na background sa likod. So, yung gagamitin ko ngayon is Glitter Galaxy. Ayan na yung mga choices ng Glitter Galaxy. So, pipili na lang kayo dyan kung ano yung gusto nyo. Yung gagamitin ko, nasa recent na rin siya. Kukunin ko na lang siya doon. Ayan siya. Lakihan nyo lang siya. Oops. Then, dito sa taas, makikita nyo na automatic yung move down. Move down nyo lang hanggang sa ilalim ng grid. Para magmukha siyang effects. Para hindi na kayo mag-insert ulit ng ganyan, kung gusto nyo pandagdagan ng color, click nyo lang tong duplicate. Ayan, tapos move down ulit. Tapos, move nyo lang kung saan yung gusto nyo pang i-highlight. So, duplicate ulit. Move down. Para maging colorful siya.
Kung okay na sa inyo yan, lalagyan na natin siya ng dripping effects sticker sa Discover. Isa-search nyo lang yung dripping. Ayan, lalabas na dyan yung mga drippings na pwede nyong gamitin kung ano yung gusto nyong gamitin. So, yung ginamit ko kanina is nasa recently na rin siya. Kukunin ko na lang siya. Ito yung ginamit ko. Ayan. Pagka-input nyo ng dripping effects, punta kayo dito sa baba yung may blend. And then, ilagay nyo siya dun sa screen. Ayan. Para mag-balance lang yung color ng screen nyo, tsaka yung inyong dripping. Wait lang. Ayan. Lakihan lang natin. Depende sa size ng ating picture. Oops, sumobra tayo sa laki. I-adjust, adjust nyo lang siya guys kung para makuha nyo na yung pinaka-output na gusto nyo. And then dito guys, pwede nyo rin burahin. Kung mapapansin nyo yung mga sobra-sobra sa gilid, pwede nyo siyang burahin. Click nyo lang yung eraser sa taas. Then yung eraser sa baba para ma-adjust yung size. Para hindi ganun kalaki yung mabubura niya. And then click nyo tong burahin nyo lang tong ano. Yan. Ulit. Erase. Oops. Yung mga sobra lang. Para hindi lang siya magmukhang edit talaga. Then, imove nyo na lang siya. Lakihan nyo na lang siya. Ayan. Yan na yung finished product natin, guys.